parang bang wala kayong tiwala sa security forces natin na bigyan siya ng sapat na security na kahit saan siya magpunta ay magiging secured siya? Hindi naman po siya walang tiwala. Ang sinasabi kasi ng haligang batas, lahat ng Pilipino ay obligado tayong ipagtanggol ang ating bayan. Yung ano, yung punto ko sir is ano, ganito, oh. Yung may problema ka mo sa security ni Pastor. Ah, ni Pastor? Okay, akala ko ROTC boss. Muna kayo mahiya. Sir, sabi ni Senator Risa Ontiveros, parang yung kung paano magiging acceptable yung ibigay na rason ni Kibuloy bakit hindi siya dapat arrest. Parang hindi daw acceptable kung security yun, kung siya na security, kung health, dahil gasgas na daw yun na palusot. So, ano sa tingin niyo yung pwedeng valid at acceptable reason na ibigay ni Kibuloy bakit hindi siya dapat issue? Una, kasi ayoko mag-comment patungkol sa committee ni Ma'am Senator Risa Ontiveros sa mga statements niya. Siyempre, kasi siya ang boss dun eh, siya ang chairwoman. Pero siguro bilang member niya, ang hihilingin ko lang at sinabi ko naman dun sa privilege speech ko tsaka dun sa letter na yung due process bigay natin kay Pastor Kibuloy, isa na dyan yung show cause order. Nagpapasalamat naman tayo sa sulat na natanggap namin na inilabas ni Senator Risa Ontiveros, nandun din nakapirma si Senate President. So lahat naman ito, ang magandang balita doon, dumadaan doon sa procedure na nakalagay sa Senate procedure, di ba? Yung akin lang, mahirap lang yung mga statement, kasi pag nabigay ka ng statement, sasabihin mo, itong dahilan na to, nabasa ko yun eh. Pagka sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag sinabing security, meron naman. Yung mga pwede bang sabihin ng isang magbibigay ng show cause order, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Humihingi tayo, sumulat tayo uli sa chairwoman na sana mapagbigyan tayo na marinig natin kung ano yung sasabihin ng partido ni Pastor Kibuloy. Sana magsagawa pa ng isang hearing para marinig natin. Kasi pagka puro statement yung amin lang, sana gusto namin sa hearing namin madirek para maging official. Sir, paano kung magtawag ng hearing pero ayaw talaga mag-attend, sir, ni Kibuloy? Ako'y hindi abogado ni Pastor Kibuloy. Ako'y sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin sa loob, sa loob ng procedure ng Senate, yun lang ang pwede kong gawin. Pero para ako ay tumayong abogado ni Pastor, hindi. Siyempre ako'y nasa loob pa rin ng Senado, ang institusyon pa rin ang dapat masunod. Kailangan lang nating gawin lahat kung ano yung sinasabi ng proseso. Sir? Kasi maganda din naman ano, na naririnig ng taong bayan yung dalawang naratibo. Kasi yan lang, yan. Demokrasya to eh. Sir, so you also believe that he needs to appear para marinig din siya ng mga senador? Ako, aniniwala ako sa dalawang punto. Una, si Pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, meron problema sa security. Kasi ako lang alam ko na sa komunista lang meron na siyang security problem kasi talaga lumaban sa doon. Para sa akin, kung
mapapayagan sana. Sana, ano, sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako eh, tsaka si Pastor eh. Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal, ano, ni silang dalawa ang nag-uusap eh. Sana magkasundo sila na yung hinihingi ng narinig ko naman, ano, sa ibang senador. Narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual, sabihin, online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako isang senador na pinaiiral ko kung ano ang nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po na nasabi niyo na pag-iingitan? Ah, totoo naman. Pambihira kami. Ikaw naman, boss. May hearing sa House. May hearing sa Senate. May hearing sa DOJ. May hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Sir, are you not bothered? Kasi parang nababash ka rin sa social media na dinidepensa nyo daw isang tao na inireklamo ng pang-aabuso o pang-rape ng mga. Hindi ko po siya, apo, hindi, lilinawin ko po. Ano. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa o sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Sir, you mentioned pinag-iinitan. But before this thing happened, meron na siyang kaso sa States. What can you say about that? Siyempre po, ano, alam kaso naman. Kaso niya sa States before? Opo, hindi naman. Ako din po, hindi ko po alam kung ano yung mga kaso na yan dahil hindi po ako abogado ni Pastor. Katulad po ng sinabi ko, ako'y nagsasalita, una, bilang isang senador. Pangalawa, itong taong ito, kasama ko ito, laban sa mga komunista. Kung kahit naman sino, sa palagay ko, nakilala mo yung tao, teka, kilala ko to eh. Kasama ko to, na nakipaglaban sa komunista, sa mga armed, alam naman natin, hindi naman kami nagsisinungaling, open naman yung mga ginawa namin, mapapanood naman ninyo, makikita din nyo yan sa SMNI, magkasama talaga kami. Ngayon, sa pagkakataong ito, nawala na si PRRD na lumaban din sa armed struggle, itong tao ngayon dadaan sa ganito na hindi man lang ako magsasalita, senador din naman ako. Sir, at nandun din naman ako sa loob ng committee na yon. Na dapat siguraduhin ko sa loob ng committee na yon ay umiiral lang due process. Wala akong hinihinging sobra dito. Lahat ito ng sinasabi ko nasa loob ng rules, nasa loob ng konstitusyon, due process. Sir, ito sa issue ng security. Reserve officer kayo. Para bang wala kayong tiwala sa security forces natin na bigyan siya ng sapat na security na kahit saan siya magpunta ay magiging secure siya? Hindi naman po siya walang tiwala. Ang sinasabi kasi ng haligang batas, lahat ng Pilipino ay obligado tayong ipagtanggol ang ating bayan. Pag sinabi natin ipagtanggol ang ating bayan, hindi yung literal na sasabihin mo na kailangan mong pumunta doon sa battlefront ngayon. Limbawa, katulad ngayon, o tara, punta tayo ng sabihin natin, nagkakagulong ngayon sa corridor. O tara na yun, sa corridor, punta tayo doon. Hindi po ganun. Ang sinasabi ko, kung nasan tayo, katulad ngayon, nandito tayo sa Senado, magkaroon ng anuman, sabihin natin, gera man yan, o kalamidad, huwag na tayo magdagdag pa ng problema sa national at sasabihin natin sa national, kaya tulungan nyo naman kami dito. Tutulungan na natin yung mga regular forces. Sasabihin natin sa regular forces, huwag nyo kaming intindihin dito sa Senado. Organisado kami dito, reserve force kami rito, kaya namin to. Ganun lang po ba? Kailangan kasi tulungan tayo sa Sir, sabi yung
Yung punto ko, sir, is ano, ganito, oh. Yung may problema ka mo sa security ni Pastor. Ah, ni Pastor? Okay, akala ko ROTC boss. Yung kay Pastor. Pag lumabas siya, baka pwedeng may mangyaring maganda. Given naman yun. Pero, ibig kong sabihin is, wala pa yung tiwala sa security forces natin na bantayan siya to make sure na halimbawa, pumayag na pumunta from Davao to the Senate, protected siya. Hindi po ako magsasabi kasi niyan eh. Kasi si Pastor ang nagsasabi na siya, sabi niya, ay natatakot siya para sa pansarili niyang protection. Eh, hindi ko naman po pwedeng sabihin, ay gagaranti ko yun. Na, de, Pastor, okay ka. Ay, hindi ko gagawin yung ano na yun, obligasyon na yun. Kanya to, karapatan niya yun. Bilang, nasa Bill of Rights natin yan, mga kapatid ko. Pwede niyang sabihin yan na ako, hindi ako safe. Kailangan natin respetuhin ang karapatan niya. Hindi po pwedeng lahat tayo tinuturo na natin sana may kasalanan ka na, wala pang sinasabi ang korte. Teka muna, 'di ba? Renda muna tayo, mga kababayan. Meron din siyang Bill of Rights. May karapatan siya. Bigay natin sa kanya ang due process. Sir, sa Senate, ano magiging impact nito? Kasi sa Senate si former President Aquino pumunta dito. And then, ito, magtatagumpay tayo na ipumakita si Pastor Gibuloy. Anong impact nito sa integrity ng Senado? Ah, hindi. Kailangan. Kailangan gawin po ng Senado ang lahat. Kailangan ma-implement niya ang kanyang kung ano yung sinasabi ng dyan sa procedure ng aid of legislation na yan. Kailangan masunod yun. Which is, opo, aba. Nasa committee na yan, ma'am. Nasa committee yan para gawin nila lahat ang kanilang kapangyarihan para masagawa nila kung ano yung nilalabas nilang mga desisyon. Di ba? Yan ay nasa kapangyarihan ngayon ng ating chairwoman. Hindi ko pwedeng pagsakupan yun eh. Kasi member lang ako. As member niya, gagawin ko na lahat kung ano yung nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Pero yung pagbibigay ng kung ano yung aabutin ng inabot ng kaso na to at ma-serve niya yung kung gusto niyang iserve, kanya yun, ma'am. Hindi sa akin yun. Hindi ko pwedeng sapawan yung chairwoman. Member lang ako. Sir, last na lang. Sabi ni Digong, yun daw pinupush na Chacha is meant for the term extension of PBBM. Do you think so, sir? Ayoko pong magsalita dyan. Kasi ma'am, ganito yan eh. Nagpunta ako doon. Number one, nandun ang aking chairman ng PDP. Andun si former president. Number two, para kay Pastor Kibuloy. Okay, kung ano yung political na sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol sa term stay, sa kanila ni Marcos yan, hayaan natin silang magsagutan ni Marcos. Labas ako dun. Kasi una, bilang senador, alam ni PRRD, alam ng lahat dito, alam lahat ng bumoto sa akin, na ako ay pro-chacha. Hindi yan bago sa inyong lahat. So, hindi ko na siguro kailangan palawakin pa yung sasabihin ko kung ano yung political statement ni PRRD. Eh si Presidente Marcos ang sumagot doon. Okay, thank you, sir. Opo. Opo. May comment po ba kayo doon sa inyo yung resort sa pangalan ng chocolate? Una, medyo naguluhan ako doon. Kasi hindi man ako pwedeng magsabi ng against ako o hindi ah. Kasi siyempre gusto ko madinig muna yung mga tiga Bohol. Pero isa lang ang masasabi ko, naguluhan ako. Kasi nakakatawa naman yun. Parang, kasi ang ganda kasi ma-preserve yun eh. Diba? Kasi para sa akin, reserve, ano yun eh? Reserve area yun. Diba? Parang karoon ng swimming pool. Parang hirap imaginein, boss. Pero siyempre, kailangan natin pakinggan yung mga taga-Bohol. Lugar nila yun. Diba? Pag narinig natin sila, baka okay naman yung explanation nila. Gusto ko lang malaman nila na very strange. Magkaroon ng swimming pool. Sana man lang, naging ilog man lang yun. O, wag naman yung gano'n. Sir, supportado nyo kung magkaroon ng hearing po? Nag-forward ako eh. Kay Ma'am Nancy eh. Siya yung sa tourism eh. So, sana magkaroon ng pagdinig.
Kasi kailangan. Kailangan natin madinig kung ano yung mga tiga Bohol. Kasi sila nag-approve nun eh. Inuupakan na nga yung mga barangay captain, kawawa din. Pakinggan natin sila. May reason na, sir. May reason na for Senate inquiry. O wala pa akong meron nabalitaan. Ah, gano'n. Yun. Yun. Baka beautiful. Yung, ah, apo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat, sir. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Attorney Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.